Noong nakaraang araw ay naglabas ng report ang NBA na bumaba ang rate ng injuries ngayong season ng 6% kumpara sa nakaraang limang season. Totoo naman kasi ang sinabi na yun ng NBA na bumaba ang rate. Ang problema lang, mas kapansin-pansin ngayong season dahil mga marquee players ang nadadali. Ito yung mga superstar at all-star ng kanilang mga team. Hindi katulad kasi nung mga nakaraang season na kukunti lang naman kasi ang mga all-star at superstar na nagkakaroon ng injuries. Yung sinasabi ng NBA na yun ay kabuuang bilang ng mga players at yung mga pumapalit pa na nagkakaroon din ng injuries. Ayon pa sa komento nitong si Josh Hart ay sobrang dami pa rin ng mga players ang nagkakaroon ng injuries ngayon dahil nga sa pinaikling season at wag naman sanang ulitin ulit ang ganitong format. So hindi kasama dito yung dumaan talaga sa health protocol regarding nga sa pandemic. Pauna pa dyan, bago mag-umpisa ang season ay naglabas din ng memo ang NBA regarding nga sa tinatawag nilang load management na pagmumultahin nila ng malaki kapag ang isang player ay pumasok dito tapos walang injuries at tatapat pa yon ng national TV coverage. Na ngayon ay parang lumalabas na nabaliwala ang memo na yon dahil nga sa marami nagkakaroon ng mga injuries. Pero bago natin i-check kung bakit nga ba sobrang dami ng mga players ngayon na nagkakaroon ng injuries particular sa mga superstar, ay meron kasing isang rule sa NBA na hindi masyado mapapansin. Pero connected kasi ito sa nangyayari ngayon at paano nga ba nila binabago ito unti-unti. Dati pa kasing problema talaga ng liga yung mga players na nagkakaroon ng injuries na umaabot pa nga yung iba na magre-retire agad na maaga. Kaya naglagay sila ng tinatawag nilang mandatory rest or pahinga sa atin. Pwede ding sabihin vacation leave. Yung simpleng rule na yan na dapat naman talaga magkaroon ng players ng mandatory rest ay nagkakaroon din ng issue, particular noong 2015 at 2017 season. Dahil yung mga players or marquee players ay tumatapat na magpapahinga sila kapag nasa national TV coverage or yung inaabangan talaga ng mga fans yung games. Nagkaroon pa nga ng usapin dyan dati ang mga analyst na yung mga players na kumukuha ng kanilang mandatory rest ay tinatamaano ng mga fans. Dahil pumupunta sila sa arena tapos bumibili pa ng mahal na tickets para lang mapanood sila. Kalimitan kasing gagamitin niya ng mga NBA players or particular sa mga coach kapag papatapos na yung regular season. Lalo na kung ang teams nila ay pasok na ng playoffs. Ang nadali pa dati dyan ay itong si David Blatt noong 2015, ang coach dati ng Cleveland Cavaliers. Noong April kasi na yun ay kalaban ng Cubs ang Pacers at nagdesisyon siya na ipahinga ang apat nilang key players. Ngayon, pasok naman tayo sa tunay na problema na sinabi ko na rin kanina. Ito kasi talaga yung schedule. Sabi nga ni Josh Hart ay nagkaka-injury talaga ang mga players dahil sa pinaikling season. At syempre, papasok doon ang tinatawag nilang back-to-back games ng mga teams. Na dati, iniiwasan ng NBA mismo dahil nga inaalagaan talaga nila yung health ng kanilang mga players. Kung babalikan nyo yung schedule ng 2014 at 2015, ang average game nila kapag November, December, January at March ay nasa 14 to 16 games. Marami pa sila noong back-to-back games noong 2014 at 2015. Nasa average yon mula October hanggang April nang nasa 12 to 14 back-to-back games. Nang 2017 at 2018 season naman, pumatak lang hanggang 7 or 8 back-to-back games ang nasa isang teams. Mula 2017 hanggang last season ay iniiwasan na talaga ng NBA na magkaroon ng ganang senaryo na kapag magkakaroon ng back-to-back games ay dapat merong at least 2 or 3 araw na pagitan mula sa last game ng team na yon. So particular na nilagay ko dito yung teams ng Lakers bilang example dahil sila yung isa sa mga teams na marami talagang national TV coverage dahil na din sa hawak nilang media. Since pinaikli nga ang season ngayong taon ay medyo dikit-dikit yung mga schedule at ito yung mapapansin nyo. Sa 72 games ay meron agad na 9 back-to-back games ang LA. Ang ibig sabihin kasi ng back-to-back games, kapag ang team ay may laro ngayon, may laro ulit sila bukas. Sa nakaraang taon ay nasa 14 to 16 back-to-back games ang average sa 82 games. Nang 2015 at 2016, ang average back-to-back games noon ay nasa 6 hanggang 7 mula February hanggang April. Nang 2017 at 2018 season naman ay nasa 5 hanggang 6 yun. Pwede niyong sabihin nasa isa o dalawa lang naman ang lamang noon, anong big deal? Ang malaking bagay kasi doon, nag-a-adjust yung dates ng schedule kapag meron kang hindi nalaro o nagalaw doon sa schedule o sabihin natin meron kang na-postpone na game. So ito yung nagpalala dyan kumpara no sa mga nakaraang season. Since maraming na-postpone na games ngayon ay i-a-adjust yun ng NBA para mahabol talaga. Best example dito ang Wizards.
noong January ay nagkaroon sila ng 6 na postponed games. Mula naman January 25, ang Wizards ay nagkaroon at magkakaroon ng 13 back-to-back games. Nasa average na yun ng 82 games sa isang season. Yan yung sinasabi kanina ni Josh Hart. Hindi ganun kadaling maglaro sa NBA. May practice, may biyahe pa yan, tapos lalaro pa. Yung pahinga napakaikli kung tutuusin at nasa at least isang araw lang ang pagitan ng mga games na yan. Yung mandatory na pahinga ay importante talaga yun sa mga players. Pero nagkakaroon pa rin na dapat tamang desisyon ang gagawin ng coach. Dati ang San Antonio, nung time ng Big 3, ay pinahinga ni Coach Pop ang apat nila mga players sa laban nila kontra dito sa Miami Heat. Pinagmulta pa noon si Coach Pop tapos dinemanda pa siya ng isang attorney dahil hindi nila nakita maglaro noon ng Big 3 kontra sa Miami Heat. Pero yung kaso na yun ay nadrop naman. At ngayong season ay nagmulta ulit ito matapos ngang ipahinga ni Coach Greg ang kanyang mga key players. Dahil ngayon, sa matindi talaga ang schedule ngayong season at yun ang isa sa nagkokos talaga ng mga injuries sa mga players. So yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nga ba nagkakaroon ng injuries ang mga players ngayon at galing din yan mismo sa isang player na nagkaroon ng injuries ngayong taon at ito ay si Josh Hart. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.